Magiging masaya ka naman kung mangyari yun. Yes. Magiging masaya ako kung lahat ng nanakit sa akin ay maparusahan. Total, you're a just and fair God naman, di ba? You will give justice to my tatay's death by making that criminal suffer. Right, G? May tiwala ka ba sa akin? Yes! Sophie! Kising ka pa, late na. I can't sleep eh. Sino ba yung kausap mo kanina? Oh. My. G. Nakikita mo rin siya? Malamang. Really? You see him too? Siyempre. Teka, sino ba yun? Eh, kasi kilala ko lahat ng magbabalot dito eh. Tsaka first time ko siya nakita ah. Sino ba yun? Matagal lang pinapahanap ni Kuya Paul si Andres. Bakit pa? Kaya nalulungkot ko rin yung balita sa inyo na wala na si Kuya Paul. Namatay siya sa isang aksidente. Baka siningil na siya sa mga kasalanan niya. Ito naman eh. Relax ka lang. Baka mamay tumaas pa yung presyon mo eh. Mama, pwede bang makiusap sa inyo? Kung ano man po yung pakay niyo, pwede bang wag nang pamagpaligoy-ligoy? Diretso niyo na kami. May iniwang pamana si Kuya Paul. Walang katumbas na halaga yung ginawa niya sa amin. Hinding-hindi mababayaran ni Paul ang kasalanan niya sa pamilya namin. Eh, kung wala naman kayong balak maghabol, mabuti pa eh. Pirmahan niyo na lang itong mga papeles ito. Pagkatapos ng ginawa ni Paul kay Ate Ann, wala na kaming balak maging bahagi pa ng buhay ninyo. Tama na, tama na. Pwede ba, pare? Umalis ka na? At huwag na huwag ka nang babalik dito? Tama na. Mama, matagal na hong patay si Ate Ann. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Pwede ba umalis na kayo? Sige na ho. Nakausap ko na nga pala yung kapatid ni Andres. Mukha tayong wala namang poproblemahin. Seems like hindi naman sila maghahabol sa pera. Pero kailan mo naman sasabihin sa akin na nakalaya na pala yung pumatay kay Kuya Paul? My God, Santi. Pati ba naman ako pagsisinungalingan mo? Paano mo naman alam? Sophie saw him on the way sa restaurant kung saan magdi-dinner sana kami. Magkakaayos. But now, dahil sa nangyari, wala nang hope, Santi. Dahil sa kapabayaan mo. Lucy, don't worry. Alam mo, madali lang naman i-reopen yung case si Kuya Paul eh. Besides, hindi ko naman kasalanan kung masyado akong naging busy sa trabaho para sa pamilyang to. Hindi lang naman yung kasong hawak ko eh. Kung tutuusin nga, hindi naman ako kumikita dyan sa kaso na yan. Santi, kaibigan natin si Kuya Paul.
He's my brother-in-law. Pero kita pa rin ang iniisip mo. Lucy, kung hindi natin iisipin ang kita, ano papakain ko sa pamilyang to? Ano pang gagastos mo sa mga luho mo? Di ba wala? Sa akin lahat kayo umaasa. Tama, dumating ka. Manganak, ha? Kasi darating ang DSWD, so umayos tayo, ha? Pag nagtanong sa atin, alalahanin niyo, magkakaroon na tayo ng bunsong babae. Eh, kailangan ni Sophie ang tulong natin, eh, para sa guardianship niya. Teka, Dad, di ba sabi niyo, bago maibigay yung guardianship ni Sophie, kailangan muna ng safety financial bond? Kuya, ano yun? Bond paper? Parang ginagamit namin sa school? Yan ka na naman, JC. Nakikisali ka na naman sa usapan ng matatanda. Hindi. Ang ibig sabihin daw noon, kailangan meron tayong ipon kahit papaano. Kasi dagdag na pruweba daw yan na kaya nating alagaan si Sophie. E di ba, Dad, yung bond na yon katumbas doon, certain percentage ng ari-arian ni Sophie. Dad, ang dami-daming ari-arian ni Sophie. Paano naman natin tatapatan yung pera na yun? Eh, di bali na. Pera lang naman yan, anak eh. Madaling gawa niya ng paraan eh. Basta kahit anong mangyari, kaya ibigay sa amin o hindi yung guardianship na yan, basta pangako niya sa akin, ha? Na magpapakakuya kayo kay Sophie, ha? Oo naman, Daddy. Yes! Magiging kuya na rin ako. Take care. Bye, Dad. Bye. These are the documents needed to reopen Kuya Paul's case. I can actually file it later para mababa na yung warrant of arrest nung pumatay sa kanya. Makakatulong din to para makabawas yung galit ni Sophie sa atin. Para ano pa, Santi? Santi, damage has been done. Hinding-hindi na magta-trust sa atin si Sophie. Look, I'm trying here para magkaayos tayo, Lucy. But if you don't wanna cooperate, then fine. Tita, if you really care about me, meet me later sa C-Bank lunchtime. Don't tell Tito. Sure, sweetie.
glad you reached out. Sigurado kang kaya mo nang pumuntang mag-isa dyan? Naabang ba akong kasama? Teacher Nina, if they wanna earn back my trust, dapat payagan nila ako. Sige na, Teacher Nina, I have to go na to my classroom. Oh, sige. Sige. Bye. Sipag naman, pakopya. Sure, bro. Iba na talaga pag may tama, no? Sumisipag mag-aaral. Basta, parang yes. Apparently, hindi na ako hinanap ng gabi. I really thought mapapagalitan ako. Eh, good. At least, di ba, pag wala ka na, hindi ka nila hanapin. Well, si Sophie lang naman concerned na mga yun sa bahay. Adi, yun mo pala eh. Then just go out and party more, di ba? I know. We will. Kiss me, pretty. Okay. Tayo. Next time. Ay, G. Sana naman makikooperate na sa akin si Tita later para matuloy ko na yung pag-file ng case. Sof, nabama ba yung 60? Tulala ka na naman, bestie. Is there something wrong? I mean, I'm just worried, Ames. Sa lahat-lahat ng nangyari sa akin, what if pati justice hindi ko makuha? Don't worry, Sophie. Just pray, okay? I do naman eh. I pray. Ang naisip ko lang, if God is not a punishing God, kung hindi siya mapagparusa, then what's his concept of justice? That is a tricky question. Sa atin pa lang, iba-iba na yung concept of justice, eh. Ano ba yan? Justice is revenge! So good! Real justice is yung makakain mo kung anong gusto mo without gaining extra weight, right? Right! Justice for you. Wow, okay, wow. Justicia, nabibili yan. O, magkano? Wow! Iba talaga ang anak ng politician. Of course, bro. Yung mahal mo siya, pero alam mo hindi pwede. Sobrang injustice, di ba? Yung hindi ka-crush ng crush mo, yun ang walang hustisya. Wala yun. Ako nga, binilhan ni Chiang Mai ng lumban kung kailan hindi na nga uso. Nasaan ang hustisya? Binigay nga sa'yo yung kailangan mo. But it's not enough. Kasi, hindi ka naman makapagpakatotoo eh. Makapagpakatotoo about what? Tara na, let's go. Hindi ka pa rin tapos mag-ayos. I know. Hustisya para sa nawawalang ganda ni Mika. Paki-hashtag at tweet para mag-trend! Halika na, gumagawa ng assignment. Kaya nga, God created heaven and hell, di ba? If you do good, you go to heaven. But if you do bad things, you burn in hell. That's divine justice. Ayos na ba ipipresent natin evidence just in case magpasa si Sophie ng change of guardianship? Everything's fine. Siguradong walang paper trail. Bakit ka ba kinakabahan? Kinagandaan natin ito for days. Nalaman na kasi ni Sophie na nakalaya na si Emmanuel eh. Paniguradong gigil yun sa akin ngayon. Hindi na rin ako magtataka kung mag-file yun ng change of guardianship anytime. Don't worry, Panyero. Besides, may expensive na filing fee pa silang babayaran kung maisipan man niyang magpalit ng guardianship. Since ikaw ang legal guardian at may hawak ng bank accounts ni Sophie, hindi siya makakuha ng pera pambayad sa korte. Unless, of course, kung may mahanap sila sa'yo sa iyong nakaraan, at magamit nila yun against you. You have to trust me, Santi. I'm your lawyer. Mas makakabuti kung alam ko ang lahat. Para ngayon pa lang, magawa na natin ang paraan.
Ayun. Please read this while I take care of the other documents. Excuse me. Sophie, ang laki naman ito. Saan mo ba gagamitin? For my filing fee. Filing fee sa? Sa change of guardianship. Sophie, are you really sure about this? Tita, if you really care about me, hayaan niyo ko to do this. Do you really think na mas makakabuti sila sa'yo, Sophie? Please, Tita. I really want to do this. Please, let me use my own money. Okay naman ang tulugan ni Sophie. Oh, okay nga ho. Meron pa nga po kaming ekstrang kumutat unan dyan eh. Kung gusto po niya, dala-dalawa pang pwede niyang ipalit, tsaka madalas po kayo maglaba. Bukod kay Mrs. Luna, sino pang nakatira rito? Kaming apat po. Si Daddy Joe, ako, tsaka po yung dalawa ko pong kapatid na lalaki. Ano yun? Alin? Ay, mga customer lang po yun. Lagi bang maingay dito? Hindi po. Kapag may customer lang. Pag may customer lang. Sige ho, babalik na lang ako sa Sabado para makausap ko si Mrs. Luna. Sige po. Atin ko na po kayo sa labas. Sige po. How's the DSWD rep visit, Daddy Ninong? Got the money na po for the filing fee. Boisterous laughter. Buling din yun, diba? Pwede. Ilagay mo sa no-nos. Diba bawal ang sipi sa klase? Focus ka muna sa school. Kami nang bahala. Aral muna. Yes. Focus, focus, focus. Yes, bestie? Sorry. Go on. Guys, ano pa? Backstabbing. Wow, very good. How's school? Are you going to graduate valedictorian? I'm trying my best. Dessert. Oy. Sophie. Mami. Mukhang hindi yata maganda yung first impression sa akin nung taga DSWD eh. Daddy, akong bahala dyan. Babawi tayo ngayon. Bawi. Ay. Nako, sigurado ako, hindi ka magsisisi sa mga Luna. Ay, oo. Oh, hindi naman nila pababayaan yan si Sophie. Tama. Pababaito yung mga yan eh. Masisipag pa. Mabuhay! Mabuhay! Ang mga Luna! Hindi tama niya. Baka mamaya matraumatize. Morning po. Magandang umaga po. Tuloy po kayo. Ay, sige po. Tuloy po kayo. Pare, dito na kami. Pare. Justisya para sa mga Luna! Ay, na. Ito naman. Ay, so kayo.
morning po. Good morning. Alam niyo, nung 5 years old pa lang si Sophie, nasubaybayan ko na yung lumaki. Shooter niya po ako at ninang sa kutin. Parang anak ko ng babae yan si Sophie eh. Kaya nasasaktan din po ako sa nakikita kong pinagdadaanan niya. JC? Ano to? Oink! Balik pa kayo, ha? Hala, graduation? I know, friend. I know. Mito naman kasi. Taon-taon na lang, di ka na natuto. Kahit second screening, di ka na naman nakaabot? Oo, oh, hindi! Eh, baka next year yung lucky year ko. Diba sabi nga, third time is charming? Third time sa charmy ka? My gosh naman. Hindi naman ibibigay ng Diyos ang lahat-lahat sa isang tao lang. Except ako, kasi ako maganda ako tsaka matalino. Ikaw talaga, ikaw lang. Hindi lang naman ako nag-iisa. Junaline, oh, maganda, baby face, pero payatot. Ano ba, friends ba tayo? Oh, hindi na ikaw. Oh, si Sophie, ayan, perfect Sophie. Example. Maganda, matalino, maputi, makinis, mabango. Alam mo, hindi ako naniniwalang perfect siya. Bakit naman? Unfair naman ang mundo. Ano sa tingin mo, Junaline? Eh, mukha naman talagang perfect si Sophie. Huwag na lang tayong kumontra. Ay, parang I smell something fishy na may very, very light na bitterness, ha? Oh, yeah. Ikaw, huwag mong sabihing na insecure ako kay Sophie. No, 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 no way! Maganda ka, friend! Totoo. Kasing ganda ko. Huy! Yan tayo, eh. Ano? Kung kasing ganda mo to, mas lalo siyang dapat ma-insecure kay Sophie, no? May tumigil lang kayo. Hindi ako insecure, okay? Uy! Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya talaga. Insecure girl. Obvious, eh. Talaga. Oo. Pero alam niyo, parang may nafe-feel talaga ako na may tinatago yan si Sophie. O.M. Juicy! Ano yun? Juicy agad. Sige na! Eh, nagtaka lang ako kasi may nakausap siya na magbabalot. Hindi ko kilala. Tsaka parang close na close talaga sila. Sino daw yun? Hindi niya sinabi. Tumahimik lang siya. Sino matandang lalaki na magbabalot ang magiging close at kausapin agad si Sophie? Sinong lalaki yan? Kausap ni Sophie? Wala. After a week, ibibigay ko po yung report. Let's just hope na maging positive yung results. Salamat po. Ah! Good news! May nakuha kaming impormasyon tungkol kay Santi. Huh? Ano po yun, attorney? Ah, na kaya pala sila nagtago at umalis sa Davao dahil nagkanda baon-baon sila sa utang. Nalulong sa kasino. Paano po natin yung magagamit sa guardianship? Ay, pwede natin magamit yon to question his character. Nakaduda-duda siyang maging guardian. At kung mapapatunayan natin na ginamit niya mga properties ni Sophie sa kanyang pagsusugal, malakas ang kaso natin sa korte. Kaya bukas na bukas, I will file the motion for termination. Maybe he is really fair and just. Feeling hopeful. Everything he does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong. How just and upright he is. Deuteronomy chapter 32, verse 4. So far, so good. You are now friends with G. Maybe I just really have to trust G, and everything will be all right.